Hindi ka ba papasok ngayon, Gab? Exam natin sa electronics ngayon, kaya hindi ka pwedeng umabsent. Mahinahon ang tinig ng dalagitang si Lori. Sinadya niya talagang agahan dahil sa plano niyang pag-aya kay Gab na sabay silang pumasok sa eskwelahan. Pareho silang nasa sekundarya. Graduating sila sa kursong electronics. Katunayan ay wala namang hilig sa pagbubutingting at pagsasaayos ng mga sirang appliances or even gadgets ng dalaga. Pinasok niya lamang ang kurso dahil sa kagustuhang makasama parati ang lalaking lihim niyang sinisinta. Magmula pa noong unang tuntong nila sa sekundarya. Papasok syempre, pero malilate lang ako ng mga ilang minuto dahil hinihintay ko pa ang Ate Diana mo. Ilang linggo na rin akong nanliligaw sa kanya. Sa wakas, sinagot niya na rin ako. Sobrang saya ko, Lori. Ngayon pa lang unang araw naming magsasama. Iahatid ko lang siya sa university nila tapos ay papasok na ako. Syempre, bilang boyfriend, kailangan ihatid sundo ang girlfriend nila, hindi ba? May ngiti sa labing anito. Kita ang galak sa mukha ng binata. Habang ang dalaga, tahimik na nasasaktan. Alam niyang matagal nang may gusto ang lalaking gusto niya sa Ate Diana niya. Dahil parating itong sinasabi yun sa kanya. Hindi niya lubos maisip na magiging magkasintahan ng dalawa. Lalo't matanda ng 5 taon ang Ate Diana niya kay Gab. 17 lamang ito. Habang ang ate niya, 22 anyos na. At graduating na rin sa kursong business management. Nilinis ni Lori ang lalamunan upang pigilan ng emosyong lumulukob ngayon sa bata niyang puso. Ganun ba? Congratulations! Napakaswerte ni Ate Diana sa'yo. Sige na, mauna na ako ha. Ingat kayo. Nagganda utal niyang paalam. Okay ka lang ba? Agad na tanong sa kanya ni Gab nang pigilan siya nito sa planong pagtalikod. Nahalata marahil nito ang pag-iba ng tono ng boses niya na kung kanina'y masigla, ngayon nagkanda utal at animoy maiiyak na. Oo naman, mabilis niyang sagot. Sige, yun lang at tumakbo na siyang palayo rito. Sa kanyang pagtakbo, kinapa niya ang kanyang dibdib. Naninikip yun. Ramdam niya sa loob ang labis na sakit. Huminto muna siya saglit upang kunin sa bag ang kanyang face towel. Kailangan niyang pansamantalang itigil ang pagdadalamhati ng kanyang batang puso dahil importante ang exams nila ngayon. Malalagot siya sa kanyang stepfather na siyang nagpapaaral sa kanila ng kanyang Ate Diana. Mayaman ang lalaking ipinalit ng kanyang ina sa yumaong ama. Mabait naman to ngunit sagad sa pagiging istrikto. Breathe in, breathe out. Yun ang sunod-sunod na ginawa ni Lori bago humakbang papasok sa kanilang paaralan. Girl, napano ka? Namamagaya tayong mata mo ah. Umiyak ka ba? Bungad na tanong sa kanya ng kaibigang si Isa pagkapasok niya sa classroom. Sinisipon kasi ako. Palusot niyang paniniwalaan naman ng isa dahil sa ginawa niyang pagsinghot-singhot ng paulit-ulit. Hindi mo yata kasama yung admiration mong si Fafa Gab. Mahinang tanong pa ni Isa na ikinatahimik niya. Nakaupo na sila sa kanilang pwesto na nasa dulong bahagi at hinihintay na lamang ang gurong magbibigay sa kanila ng mahaba-habang pagsusulit. Tanging ang kaibigang si Isa lamang ang may alam na meron siyang pagtatangis sa matalik na kaibigang si Gab. Sa totoo lang, hindi niya naman rito sinabi ang tungkol sa nararamdamang paghanga para sa binata. Napansin lamang nito ang mga titig niya sa binata at ang mga nakaw tingin niya rito. Kaya't kinulit siya nito hanggang sa aminin niya ritong tama ang hinala nito sa lihim niyang paghanga para sa binata. Kasama siya ni Ate Diana. Puno ng lungkot niyang sagot na ikinakunot ng noon ni Isa. Bakit naman sila magkasama ng ate mo? Taka nitong tanong na ikinayuko niya. Ayaw niyang umiyak ngunit masyadong taksil ang luha niya dahil basta na lamang yung kumawala sa kanyang mga mata. Sila na mahina at tipid niyang tugo na ikinalaki ng mata ng kanyang kaibigan. Inabot agad nitong palad niya at marahang pinisil. Nakikisimpatsya to sa kanyang nararamdaman dahil gaya niya, ang hinahangaan nitong binata ay meron na ring nobya. Hala girl, sorry hindi ko alam ah. Hinging paumanhin nito. Ayos lang. Pilit ang ngiting sambit niya. Anong ayos lang? Gaga, hindi okay yun dahil nasasaktan ka.
Kung sana sinabi mo sa kanya, baka sakaling ikaw ang niligawan niya, hindi yung ate mo. Hindi hamak namang mas maganda ka sa ate Diana mo, no? Anitong ikinangiti na lamang ng mapait ni Lori. Totoo naman ang sinabi ni Isa. Hindi hamak na mas lamang ang panlabas niyang itsura kaysa sa nakatatandang kapatid. Ngunit walang-wala naman siya kung iahambing ito pagdating sa talino at abilidad. Puppy love lamang naman to Isa. Mawawala rin yung sakit. Sinikap niyang palabasing ayos lamang siya. Nang sa ganon, hindi na mag-alala pa ang kaibigan. Sure ka ba? Paninigurado nitong agad nitong tinanguan. Pasimpleng pinawi ni Lori ang luha ng pumasok ng lalaking dahilan kung bakit nasasaktan ang kanyang batang puso. Ngumiti ito sa kanya na ginantihan niya naman ng isang tipid ng ngiti, bagaman pilit. Great pretender ang lola niyo? Parinig ni Isa na hindi niya na lamang pinansin pa. Lalapitan sana siya ni Gab nang pumasok na ang kanilang guro. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang hindi nang binata natuloy ang planong paglapit sa kanya. Baka kasi maiyak lamang siya kapag nakita niya ang saya at ang ningning sa mga mata nito na ang kapatid niya mismo ang sanhi ng sayang pumapaskil sa gwapo nitong mukha. Tahimik at seryosong tinapos ni Lori ang pagsusulit. Pinaghandaan niya ito dahil hindi niya na nais pang sermonan ng ama-amahan. Napakasakit pa man din itong magsalita kapag nakakakuha siya ng patok na grado. Matapos ang pagsusulit, ay ipinakiabot na lamang niya ang sinagotang papel sa kaibigan. Hinintay niyang mag-dismiss bago dali-daling kinuha ang bag at patakbong lumabas ng paaralan. Dumiretso siya sa puntod ng ama. Bit-bit ang isang bote ng binili sa tindahan na Red Horse Beer na 500 ml. Sakto para sa isang taong lubos na nasasaktan. Masasabi mang masyado pa siyang bata ngunit hindi biro ang sakit na kanyang nararamdaman. Kaya't hihingi siya ng lakas sa alak nang sa ganun, maibsan kahit na konti ang sakit na idinulot sa kanya ng kanyang unang pagkabigo. Gamit ang mahabang buhok, ay pinulupot niya yun sa bunganga ng bote at buong puwersang hinila upang matanggal ang takip. Animoy expert sa inuming nilalagok niya yun. Gumuhit ang pait sa kanyang lalamunan, kaya't umarko ang kanyang labi. Marahas siyang nagpakawala ng hangin matapos haplusin ang lapida ng ama. Papa, pasensya na po ah. Palagi nilang pong problema ang dahilan ng pagdalaw ko sa inyo. Wala naman po kasi akong ibang malalapitan kung hindi kayo lang. Si mama kasi, puro pagwawaldas ng pera ng panot niyang asawang alam gawin. Nakalimutan na yatang may anak siyang nangangailangan pa rin ng aruga at pagmamahal ng isang ina. Muli siyang lumagok bago tuluyang naupo sa patag na bato, kaharap ang puntod ng pinakamamahal na ama. Si Gab po, yung childhood best friend at matalikong kaibigan, ngayon, nobyo na ni Ate Diana. Ang sakit po, Papa. 17 pa lang naman ako pero yung sakit, legit na. Ganito po pala yun, Papa. Ganito po pala yung pakiramdam ng masaktan ng dahil sa pag-ibig. Patuloy niyang paglalabas ng sakit sa harapan ng puntod. Sa patuloy niyang pag-inom, hindi niya namalayang naubos niya na palang isang bote na kanyang binili. Tumayo siya ng tuwid, kahit na para na siyang naduduling. Ito pala ang unang beses niyang uminom. Lakas nga ng tama ng Red Horse Beer. Parang ang sipa ng kabayo. Ngingiting-ngiting sambit niya. Tiningala niya ang nagsusungit na kalangitan. Uulan kaya't mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahil maging ang panahon, ay nakikiayon sa kanyang nararamdaman. Aalis na po ako, Papa. Sorry po ulit. Mahal po kita. Paalam po. Lasing niyang paalam sa ama at gegewang-gewang na umalis ang sementeryo. Nagpara agad siya ng taxi at agad nagpahatid sa address ni Gab. Ang lola lamang nito ang kasama sa bahay dahil ang mga magulang ay abala sa negosyo na nasa ibang bansa. Gab! Kinalampag niya ang gate nang makarating sa bahay nito. Malapit nang dumilim at malapit na ring bumagsak ang ulan, ngunit heto siya't nagmumukhang desperada. Lori, anong nangyari? Teka, lasing ka ba? Kunot ang noong tanong nito sa kanya nang pagbuksan siya nito ng gate. Ngumiti siya't hinaplos ang mukha nito at walang pasabing inabot ang napakalambot nitong labi. Hindi naman agad nakapag-react si Gab, dulot ng pagkabigla ngunit nang kumulog, ay bigla niyang inilayo sa kanyang dalaga.
Ano bang ginagawa mo, Lori? Nasa tono nitong inis. Pinunasan pa nito ang labi na gamit ang likod ng palad na ikinangiti ng mapait ng dalaga. Mahal kita, Gab! Pagtatapat niya. Napakalakas ng loob niya dahil sa alak na nasa sistema niya. Lasing ka lang kaya ka nagkakaganyan. Alika na, iyahatid na kita sa inyo. Matigas nitong sabi ngunit hindi nagpatinag ang dalaga at agad na lumuhod sa harapan mismo nito. Lori, ano ba? Sita nito at pilit siyang itinatayo. Ngunit hindi pa rin siya nagpaawat. It's now or never. Yun ang nasa isipan niya. Please, ako na lang, Gab. Mas lamang naman ako kay Ate Diana, di ba? Mas kaya kitang mahalin ng sobra kaysa sa kanya. Isa pa, napakalayo naman ang agwat niyo. Ako na lang, please. Parang awa mo na. Mahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Simula first year tayo, gusto na kita. Inakala kong crush at puppy love lamang to. Pero hindi eh. Dahil sobra akong nasasaktan sa tuwing kinekwento mo sa akin ang namumuong pag-ibig sa inyo ni ate. Nagsiselos din ako dahil ang dami nagkakagusto sa'yo sa campus. Maganda rin naman ako ah. Hindi naman ako ganun kabobo sa klase. Kaya kong pagsikapan ng lahat, magustuhan mo lang at mahalin mo ako. That's enough, Lori. Putol nito sa kanya. You're just drunk kaya mo nasasabi ang mga iyan. I don't love you. And I can't love you dahil si Diana at si Diana lamang ang gusto ko at mamahalin ko. Kung patuloy pong ipipilit ang kalokohang to, kalilimutan ko talagang kaibigan kita. Gumuhit ang sakit sa mga mata ng dalaga, kasabay ng pagmamalabis ng luha nito. Parang tinutusok ng ilang libong karayom ang puso niya. Mahal kita, Gab! Garalgal ang boses niyang sambit sa tunay na nararamdaman. Tama na! Tumayo ka na dyan at umuwi. Ayoko nang makita ka pa. Masyado ka ng desperada. Tapos na ang lahat. Tinatapos ko ng pagkakaibigan natin. Matigas nitong sambit. Nagbanta ito ngunit ipinipilit pa rin sa kanya ni Lori. Ito na lang din ang tanging paraan niya. Kailangan niyang magbitaw ng makakapanakit sa puso nito. Nang sa ganun, kalimutan nitong nararamdaman para sa kanya. Sapagkat hinding-hindi niya masusuklian ang pag-ibig nito. Dahil tanging si Diana lamang ang itinitibok ng kanyang puso. Mahal niya si Diana, kaya't kailangan niya itong gawin sa matalik na kaibigang itinuturing niya na parang tunay ng kapatid. Masakit man para kay Gab na talikuran ng sasaktang kaibigan, ngunit kailangan niya itong tiisin. Buong akala niya, kapatid ang tingin nito sa kanya, nagkamali pala siya. Pumihit siya papasok at isinarado ang gate ng nakayuko. Unti-unti nang pumapatak ang ulan, kaya't nakaramdam siya ng pag-aalala para sa dalaga. Nanatili lamang siya sa harapan ng gate na nakasarado at pinakikiramdaman ang mga nangyayari sa labas. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang marinig ang papalayong hikbi. I'm so sorry, Lori, for hurting you. Makakalimutan mo rin ako. Malungkot niyang sambit bago pumasok sa loob. May problema ba kayo ng kaibigan mo, apo? Tanong agad sa kanya ng abuela nang pumasok siya sa silid nito. Napabuga siya ng hangin dahil hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Nalulungkot siya at nakukonsensya sa mga binitawang salita kanina. She loves me, Grandma. Pagtatapat niya sa abuela. Ibinuka nito ang kamay kaya't lumapit siya rito at yumakap. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa kanila ni Lori kanina. Hindi mo dapat siya sinaktan pa lalo, apo. Nasaktan na siya sa part na nalamang nobya mo na ang ate niya. Sana, hindi mo na dinagdagan pa, apo. Sana'y pinaliwanagan mo ng maigi ang kaibigan lang ang maari mong ibigay sa kanya. Mali ka sa part na yun, apo. Kaya't bukas na bukas din humingi ka ng sorry sa kanya. Tell her that you didn't mean all the painful words that you've said to her. Be a man, apo. Malumanay na wika ng kanyang abuela na agad niya namang sinang-ayunan. Dahil tama naman to. Nabigla lamang talaga siya kanina. At ang tangi niya lamang nakitang paraan ay ang itaboy to. Tuluyan ang bumuhos ang ulan. Hinayaan na lamang ni Lori na mabasa siya. Pati na ang gamit niya. Wala na siyang planong bumalik pa sa eskwelahan. Mapait siyang ngumiti ng pag-uwi niya sa bahay. Kumakain ng pamilya niya nang hindi man lang siya hinintay. Maging ang mga ito,
walang pagmamahal para sa kanya. Anong drama mong bata ka't basang-basa ka sa ulan? Tsaka bakit ka ginabi ha? Kanino ka nakipaglandian? Dumagundong ang boses ng ama-amahan niya matapos nitong tumayo at galit na lumapit sa kanya. Binalingan niyang ina't kapatid na wala man lang reaksyon. Tahimik lamang na kumakain ang mga ito. Sa puntod po ni Papa, nakayuko niyang sagot. Nawala na ang tama ng alak sa kanya matapos ang naging confession niya kay Gab. Muli pa sana siyang sasagot nang bumaling sa kabilang bahagi ang kanyang mukha. Nasapo niyang namamanhid na pisngi at puno ng pait na sinalubong ang tingin ng ama-amahan, pati na ng inang napalingon nang marinig ang malakas nitong sampal sa kanya. Ang kapal ng mukha mong bata ka na waldasin ang pera ko? Kailan ka pa natutong uminom? Nanlilisik ang mga mata at nagtatangis ang bagang na tanong nito sa kanya. Ganyan bang tinuturo sa'yo sa eskwelahan? Abay, kung ganyan din lang naman, tumigil ka na't lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan ng lasingger at walang kwentang kagaya mo rito. Hindi ako magsasayang ng kwarta sa taong pangarap yata mapariwara. Malakas ang boses nitong sumbat sa kanya. Wala siyang maisagot. Hindi niya magawang depensahan ang sarili. Lalo't dahil sa kabiguan sa pag-ibig ang dahilan ng mga ito, isa pa'y nawala na siya ng lakas na ipagtanggol ang sarili. Rodalisa, pumasok ka sa kwarto nitong anak-anakan ko at kunin mong lahat ng gamit niya sa silid na ipinagamit ko sa kanya. Aalis siya rito ngayon din mismo. Maotoridad nitong utos sa asawang ikinatangis ng umiiling na dalaga. Tito James, sorry na po, namiss ko lang po talaga si Papa eh. Pwes, ngayon, malaya mo na makakasamang ama mong walang kwenta. Matigas nitong sabing ikinakuyom ng kamao ni Lori. Mahal na mahal niyang ama, kaya't masakit para sa kanyang makarinig ng hindi maganda mula rito. Itinigil niyang hikbi ng pumagitna sa kanilang inang bitbit na ang isang maliit na maletang naglalaman ng kanyang mga damit. Ma! Sumuway ka sa tito mo, maging sa akin, kaya harapin mo ang parusa mo. Anitong hindi niya lubos na mapaniwalaan. Mama! Puno ng hinanakit niyang sambit. Inuuna mo kasi yung landi kesa sa mag-aral ng maigi. Akala mo ba hindi ko alam na kaya ka nagkakaganyan dahil sa nalaman mong kami na ni Gab? Tumawag siya sa akin at sinabi ang mga nangyari. Napaka-desperada mo! Ang atin niyang lumapit na rin, kaya't mas lalong nagalit ang Tito James niya, pati na ang kanyang ina. Totoo ba yun, Dory? Tanong ng lalaking hindi niya na sinagot, bagkus ay kinuha niyang maleta at puno ng pait na tinignan isa-isang inaakala niyang pamilya na masasandalan at dadamayan siya. Lahat ng lumalabas sa bibig ni Ate Diana, pinaniniwalaan niyo. Aalis po ako kagaya ng nais niyo. Ngunit kailanman hindi na ako babalik. Mga wala kayong puso. Panay ang pagbagsak ng kanyang mga luha habang sinasambit ang mga salitang yon na matagal niya nang kinikim-kim. Binalingan niya ang inang nakatingin sa kanya. Napakawalang puso niyo po, Mama. Paano po ba kayo naging ina? Mapait niyang tanong dito kaya't muli siyang nakatanggap ng napakalutong na sampal. Wala kang modo. Kailanman hindi ako magiging ina sa'yo. Dahil hindi naman kita totoong anak. Anak ka ng ama mo sa ibang babae na namatay nang ipanganak ka. Alam mo bang sukang-suka akong makita yung pagmumukha mo araw-araw? Pasalamat ka pa nga eh. Kinaawaan pa kita. Kahit na hindi ka nang galing sa akin, binigyan kita ng masisilungan at edukasyon. Kaya matuto kang tumanaw at mahiya. Ngayon, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Tapos na ako sa'yo kaya layas. Malakas ang boses nitong pananaboy sa kanya, habang ang daliri nakaturo sa entrada ng bahay. Ang sakit sa dibdib na nararamdaman niyang naging triple nang marinig mula sa bibig ng ina. Ang katotohanan noon pa niya inaakala, dahil sa taluwas na trato nito sa kanya kumpara sa Ate Diana niya. Nakayuko niyang hinila ang maleta palabas. Hindi niya na muli pang nilingon ang inaakala niyang pamilya. Napaiktad pa siya nang pagsarahan siya ng pinto ng ubod ng lakas. Tiningala niyang masungit na kalangitan. Papa! Garalgal ang boses niyang sambit habang panay ang pag-agos ng masagana niyang luha. Wala siyang ibang maaring puntahan kundi ang bunsong kapatid ng kanyang ama.
malayo at probinsya. Pabor yun sa kanya dahil makakalayo na siya sa mga taong nanakit sa kanya. Humakbang siyang pasulong hanggang sa marating ang waiting shed. Hinalungkat niya ang bulsa ng bag. Laking pasasalamat niya dahil hindi nabasa ang cellphone at laman ng pitaka niya. Tinext niya na lamang ang tiyahin dahil kung kakausapin niya ito sa tawag, ay baka umatungo lamang siya na tiyak niyang ipag-aalala nito. Sinabi niya sa text na ipinadala sa tiyahin, uuwi siya sa probinsya nito at maninirahan hanggang sa makapagtapos. Ngunit bago yon ay kailangan niya na munang pahupain ng malakas na ulan. Bukod sa ulan ay kailangan ring ipagpabukas dahil wala na siyang masasakyang bus sa ganitong oras. Nangihinang napaupo si Lori sa gilid ng shed. Nagugutom na siya. Kaninang tanghali pa siya hindi kumakain. Niyakap niya ang kumakalam na tiyan nang biglang lumiwanag ang kalangitan, dulot ng pagkidlat. Sa mga oras na to, halos manigas na ang dalagang ngayon ay nakasuksok sa waiting shed na ilang metro lamang ang layo sa kanilang bahay. Tinawagan niyang kaibigang si Isa dahil wala siyang ibang malalapitan sa ngayon kung hindi ito lamang. Ilang minuto pa'y dumating na ito sa sakay ng taxi. Puno ng pagkahabag siya nitong dinaluhan nang makababat nang makita siyang yakap ang mga tuhod habang nakayuko at nanginginig sa sobrang lamig na tulot ng malakas na ulan. Diyos ko day girl, ano nangyari sa'yo? Awang-awa nitong tanong kay Lori. Ngunit tanging pag-iling lamang nagawang itugo ng nanginginig na dalaga. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Isa kay Lori. Nahahabag siya rito. Hindi niya na kailangang ulitin pang tanong dahil nababatid niyang ang pamilya nito ang dahilan ng pagiging basang sisiw. Alika na, doon ka na muna sa amin. Kami lang ni Kuyang naroroon kaya okay lang na dumuon ka muna. Sambit nito na inalalayan siyang tumayo hanggang sa makasakay sila sa taxi na kanina pang naghihintay sa kanila. Ilang minuto pa'y narating na rin nila ang two-story house nila Isa. Salamat ng marami Isa ah. Pasensya ka na talaga sa abala kung ito. Wala na kasi talaga akong ibang maaaring lapitan eh. Naroroon pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Mukhang wala nang planong tumigil sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Magkaibigan tayo kaya natural lang na damayan kita. Sandali lang at ikukuha kita ng pamalit. Anit at iniwan na siya sa salas habang balot ang basang katawan ng makapal na tuwalya. Lori? Ano't? Naputol sa hangin ang iba pa sanang nais itanong ng nakatatandang kapatid ni Isa na si Lester nang humarap siya rito ng mahigpit ang kapit sa nakabalot sa katawang tuwalya. Namuo ang pag-aalala sa mukha nito. Katulad na katulad ng pag-aalala sa kanya ng kaibigan nang makita siya nito kanina sa kaawa-awang kalagayan. What happened? Inilang hakbang nito ang distansya sa pagitan nila at inabot ang nanlalamig niyang palad. Nailang naman si Lori kaya't pasimple niyang binawi ang kamay. Naulanan lang po ko, Kuya Lester. Pagsisinungaling niya rito. Naulanan? Pero may maleta? Natuon ang atensyon nito sa maletang nasa gilid ng pinto. Come on, tell me, what happened? Kaya kitang tulungan. Malumanay nitong tanong. May nangyari lang po kuya. Personal po kasing masyado. Iniiwas niya ang tingin dahil sa awang nakikita niya sa mga mata ng binata. Ayaw na ayaw niya nang kinakaawaan siya ng husto. Pakiramdam niya ay wala siyang ambag sa mundo. At maging sa sarili niya kapag nakikita niya ang awa ng mga taong malapit sa kanya. I get it. Kahit na hindi mo sabihin, nakukuha ko na ang mga nangyari. Pwede kang magstay dito. Welcome ka palagi dito, Lori. Hindi lang silang pamilya mo, kami rin. May ngiti sa labing sambit nitong ikinangiti rin ng dalaga. Masaya siyang merong mga taong bagaman hindi niya katugo. At mas lalong hindi kaano-ano pero handa pa rin siyang damaya na tulungan. Salamat Kuya Lester. Emotional niyang sambit. It's Lester. Magmumukha naman akong matanda kapag kinukuya mo ko. Isa pa, ilang taon lang naman ang agwat ng mga edad natin. Hindi naman masyadong nagkakalayo. Para lagyan mo pa ng kuyang unahan ng pangalan ko. Pabirong wika pa nitong tinanguan niya na lamang. Basta, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Habang hindi pa ako maalis ng Pilipinas. Kumindat ito sa kanya tinapik na marahan ang braso niya. I'm willing to help you, gorgeous.
Dagdag pa nito bago siya iwan sa salas. Ano yun? Takang tanong ni Isa nang makababa-bitbit ang pamalit ni Lori. Nagpakyat na naman ba? Tanong pa nito. Halata kasi ni Isa na trip ng kuya niyang maganda at mabait na kaibigan. Hindi naman. Sinabi niya lang na kung may kailangan daw ako, magsabi lang ako sa kanya. Sagot niya matapos tanggapin ang bigay nitong pantulog. Tanggapin mo, girl. Paalis na yan si kuya. Ang alam ko, imamanage niya ng restaurant namin sa Italy, located sa Rome. Grab the opportunity, girl. Matutulungan ka talaga ni kuya. Pangiengganyo nito sa kanya. Magiging successful ka doon. Tatapusin ko lang yung pag-aaral ko, then susunod din ako. Go ka na, girl. Excited nitong sambit na ikinatahimik niya. Napapaisip siya sa sinabi ni Isa. Tama naman to. Maaari siya maging successful. Bagay na medyo imposible na mangyari sa probinsya ng Tiyahin, kung saan masyadong malayo ang pampublikong paaralan. Nakakahiya kasi Isa. Baka maging pabigat lang ako eh. Iniisip niyang mailalabas na pera. Oras na tulungan nga siya ng mga ito. Ay naku, kung perang iniisip mo, huwag mo nang problemahin pa yon, dahil maraming pera yung si Kuya Lester. Sambit nito't idinantay ang braso sa balikat niya. Tsaka siya iginiya sa guest room. Ganito na lang, para hindi ka masyadong tubuan ng hiya, ay mag-part-time ka sa restaurant ni kuya. Swestyo nito. Sa ganung paraan, natitiyak kong hindi ka na makakaramdam pa ng hiya. Malambing nitong sambit. Muli ay napaisip si Lori. Nakuyom niya ang kamao kasabay ng pagyuko. Gusto niyang lumayo. Gusto niyang kalimutan ang masasakit na nangyari sa kanya. Malaking tulong ang offer sa kanya ng magkapatid. Sadyang pinangungunahan lamang siya ng hiya. Nais niya na sanang tumanggi nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon at sinagot. Tia, bakit po? Bungad niya sa tiyahing tumawag. Naku pamangkin, pasensya na't ngayon ko lang nabasa ang text mo. Siya nga pala Lori wala na ako sa probinsya natin. Nasa Batangas na ako't kasalukuyang dinadalang naging bunga ng pagmamahala namin ng kababata kong si Predo. Kung gusto mo ay dumito ka nalang sa Batangas. Yun nga lang hihingian kita ng pang-upa. Dahil hindi kaya ng Tito Predo mo na sagutin ang magiging silid mo dito. Umuupa lang kasi kami, Lori. Sambit nitong hindi niya nagawang sagutin agad. Napabuntong hininga muna siya bago sumagot. Hindi na po ako matutuloy sa pag-uwi dyan, Tia. Meron na po akong nakuhang scholarship dito. Meron na rin po akong part-time job dito kaya pasensya na po kung naabala ko pa kayo. Salamat po sa offer niyo, Tia, ngunit mas maiging dumiti na lang po muna ako. Pagsisinungaling niyang sinang-ayuna naman ang tiyahing nasa kabilang linya. Kinamusta pa muna siya nito bago tuluyang nagpaalam. Great decision, best friend! Buti naman at kay kuya ka nasasama. Masayang sambit ni Isa matapos ang usapan sa pagitan ng magtiya. Tama ka naman kasi Isa. Mas malaki ang oportunidad sa ibang bansa. Mahinang sambit niya. Isa, nagugutom na talaga ako eh. Nahihiya niyang sabi matapos yumakap sa dalaga. Natawa naman si Isa. Gumanti ito ng yakap sa kanya at hinagod-hagod ang kanyang likod. Magpalit ka na muna. Bababa lang ako para madalhan kita ng pagkain dito. May ngiti sa labing sambit nito matapos kumalas. Salamat ng sobra, Isa, ha. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga tulong mong to. Madamdaming sambit niya nang hawakan ang palad nito. Sus, wala yun. O siya, bababa na ako. Tumango siya rito at nagpabaon ng ngiti matapos nitong lumabas. Siya na may binitbit na ang bigay na pamalit ni Isa. Naligo na muna siya para hindi siya dabuan ng lagnat. Matapos maligo at magbihis, ay pinatuyo niya na ang buhok. Saktong pagkatapos niya ay dumating na rin si Isa na may dalang pizza at burger, tsaka milk tea. Nagpa-deliver ka pa ba? Tanong niya. Hindi no, pinabili ko ito kay kuya kaninang tanghali. Hindi ko lang nakain kanina dahil busy, kaya ngayon natin kakainin. Anito at ipinatong ng dalang pagkain sa ibabaw mismo ng kama. Alika na girl, lantakan na natin to. Aya nito sa kanya na malugod niya namang pinaunlakan. Dahil kanina pang kumakalam ang kanyang tiyan. Nakausap ko nga pala si kuya kanina. Sinabi kong payag ka ng tulungan mo siya.
Sinabi niya na siya nang bahala sa passport mo. At ako naman bahala sa school natin. Ipapa-transfer ka na lang daw ni Kuya dahil hindi naman po pwedeng humintong ka dahil sayang naman. O diba? Ang bait ni Kuya ko. Sa kanya ka na lang, girl. Sure ako, hindi ka luluha sa piling ng gwapo kong kapatid. Anitong sunod-sunod ang pagkain ng pizza. Napapailing na lamang si Lori. Kung pwede lang sigurong turuan ng puso, baka sinunod niya na ang kaibigan. Ngunit wala eh. Nasaktan na siya't lahat, ngunit sigab pa rin talaga ang laman ng puso't isipan niya. Biro lang, o siya magpahinga ka na. Bukas magliliwaliw tayo. Next week pa kasing alis niyo, kaya may ilang araw pa tayo na makakapag-bonding. Magsha-shopping tayo bukas. Pinahiram sa akin ni Kuya yung black card niya eh. Kaya malaya nating mabibili lahat ng gusto nating bilhin. Excited itong sabi matapos nilang ligpitin ang pinagkainan. Sumang-ayon na lamang siya dahil gusto niya na talagang magpahinga. Nang tuluyang makaalis sa guest room si Isa, ay muling namayani ang kalungkutan sa puso ni Lori. Namuong muli ang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang mga naganap kanina. Kay sakit nang nangyari sa kanya. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na mangyayari to sa buhay niya. Pabagsak niyang inihiga ang sarili sa kama. Tulala niyang tinignan ng kisame habang panay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa ngayon, hahayaan kitang tumulo. Pero bukas, hinding-hindi ko nahahayaang manubig ka pa. Tukoy niya sa luhang patuloy sa pagbagsak. Ilang minuto pa siyang naglabas ng sakit bago tuluyang nakatulog. Kinabukasan nga ay ginawa nila ni Isa ang sinabi nito. Nag-shopping sila at binili ang lahat ng nais nilang bilhin. Nagpakabusog rin sila at kung saan-saang playbooth ng mall pumasok. I finally saw your sweet smile again. Sambit ni Lester nang makauwi ang kapatid, pati na ang dalagang nagdudulot ng ngiti sa labi nito. Wala naman kasing saysay kung idadown ko lang palagi ang sarili ko eh. Napakaraming magagandang bagay ang kailangan ni appreciate. Kaya ako nagagawang umiti. May ngiti sa labing sagot niya kay Lester. Tumango ito at nag-thumbs up sa kanya. Tama ka. Mamayang hapunan, huwag na kayong lumabas. Dahil maghahanda ako ng hapunan natin. I'm a chef at gusto kong ipatikim ang new recipe ko sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo, my gorgeous. Kumindat ito at nag-finger heart sa kanya. Natawa na lamang siya dahil ang dating ng ginawa nito sa kanya ay biro lamang. Sa kabilang banda, ay inip na si Diana sa kanyang nobyo. Kanina pa sila nitong magkasama ngunit parang wala naman ang isip nito sa kanya. Babe! Pukaw niya rito. Nasa isang exclusive restaurant sila at sagot ng binata ang lahat. Yes, babe? Sagot nito. Umikot sa hangin ang kanyang mga mata. Iniisip mo ba yung lecheng Lori na yun kaya ka nagkakaganyan? Prank kanyang tanong rito. Nangunot naman ang noon ni Gab sa paratang ng nobya, bagaman totoo. Sa mo ba nakukuha ang ideya na yan? Tanong niya rito imbis na sagutin ang tanong nito. I knew it! He'd like her! Paratang ito kasabay ng marahas na pagtayo, ni hindi pa nga nito nababawasan ang pagkaing in order. Mahirap talagang makipagrelasyon sa bata. Masyadong walang alam. Inis nitong turan at walang paalam na tumalikod. Hanggang sa makalabas ang restaurant na napili nilang kainan. Mabilis namang sinundan ni Gab ang nobya matapos mag-iwan ng pera sa kanilang lamesa. Mahal niya ito, kaya hindi niya ito hahayaang mawala. Babe, wait! Habol niya rito. Doon ka na sa pesteng Lori na yon. Magsama nga kayo. Bulyaw nito sa kanya nang maabutan niya at mahawakan ang braso. Marahas na binawi niya Diana ang braso. Babe naman! Huwag naman ganito. First date natin to. Please, gawin naman nating memorable. Nagsusumamong anya sa nobya. You want a memorable date? Ulit nitong agad niyang tinanguan. Okay, but I want it to be hot. Let's make love! Pinal nitong sabi na ikinamaang ni Gab. Babe, masyado pa tayong bata para gawin yun. So ayaw mo. Masungit nitong sabi tsaka pinagkrus ang kamay. I respect you and I love you. Pagpapaintindi niya rito na ikinaikot na mga mata nito. I don't need your respect, Gab. I want you to fulfill my needs. Or else, sa iba ko yun ipagagawa. Banta nitong ikinaseryoso ng mukha ng binata.
Umuwi na tayo. Ihahatid na kita. Tigilan mo na sana yung pagko-question sa nararamdaman ko sa'yo. Dahil alam ko sa sarili kong mahal na mahal kita. Age is just a number pagdating sa pag-ibig. Baka tatandaan mo palagi yan, Diana. Anya't hinila na ito patungo sa nakaparadang sasakyan. Masama siya nitong tinignan nang makasakay na sila sa pagmamayaring BMW. Kinabitan niya ito ng seatbelt dahil hindi ito nagkakabit. Napapailing na lamang na minaneho ni Gab ang sasakyan. Hindi niya akalaing masyadong childish ang kanyang girlfriend. Mas matured pa nga siya rito kahit na matanda to sa kanya ng 5 taon. Pagkarating sa bahay nito ay agad itong bumaba at pabalyang isinarado ang pinto. Wala sa sariling napahilot ng sentido niya ang binata. Ayaw niyang paniwala ang sakit sa ulo ang pag-ibig. Ngunit ngayon nangyayari na sa kanya. Hinayaan niya na lamang ang nobya. Babalikan niya na lamang ito kapag humupa ng inis o ang galit sa kanya. Sa ngayon ay uuwi na muna siya dahil kailangan niyang tignan ang abuela na bedridden na. Pagdating sa bahay ay sinipat ni Gab ang cellphone. Napabuntong hininga siya dahil wala ang dati-rating pangangamusta sa kanya ng kaibigan through text maging sa tawag. Isinawalang bahala niya na lamang ang pangungulila sa kaibigan. Problema na naman yata ang dahilan ng pananamlay mo. Hindi mapigilang punahin ng matanda ang kawalan ng sigla ng nag-iisang apo. Naupo sa gilid ng kama si Gab at ginagap ang palad ng abuela. Masyado yata akong nagmadali, Lola. Hindi ko akalain ganito palang resulta ng pakikipagrelasyon. Masakit po sa ulo. Pagtatapat niyang bahagyang tinawanan ng matandang Donya. Wala naman yan sa pagiging maaga, apo. Hindi lang talaga siguro niyo na pagkakasunduan ng isang bagay, kaya lumalabas na sakit sa ulo. Subukan ninyong mag-usap ng maayos. Tanungin niyo ang gusto at ang hindi gusto ng isa't isa. Nang sa ganun, wala kayong maging dahilan ng malaking pag-aaway. Minsan, natural na ang magkaroon ng konting tampuhan. Ngunit siguraduhin niyong hindi aabot sa awayan. Kapag ganyan kasi, apo, madaling magtapos ang isang relasyon. Siguro, intindihin mo na lamang. Habaan ng pasensya kung kinakailangan. Payo ng Donya sa kanya habang hinahaplos ang ibabaw ng kanyang kamay. Salamat po, Lola. Hayaan niyo't gagawin ko pong lahat ng payo ninyo. Pero sa ngayon, inumin niyo na ho muna ang maintenance niyo at nang ma-celebrate natin ng malakas ka ang 85th birthday mo. May ngiti sa labing Anya at ibinigay rito ang dalang gamot at tubig. Salamat, apo. Siya nga pala, nakapag-sorry ka na ba kay Lori? Abay, namimiss ko na ang kaibigan mong iyon. Kailan ko ba ulit makakakwentuhan si Lori? Apo naman, huwag mo nang taasan ang pride. May kasalanan ka pa rin kahit papano dahil nasaktan mo siya. Humingi ka na ng tawad dahil gusto ko na ulit na makakwentuhan ng mabait na dalagang yon. Pautos nitong wika na sinang-ayunan niya na lamang. Sa totoo lang ay nag-aalala na siya kay Lori. Hindi niya kasi ito nakikita kapag pumupunta siya sa bahay ng nobya. Minsan niya na itong tinawagan ngunit out of coverage area na. Nasakto pa man ding Biyernes noong nangyari ang tagpo sa pagitan nila. Kaya't maghihintay pa siya ng 2 araw para lang personal na makahingi ng tawad sa kagaspangan ng asal niya rito. Hindi niya inintindi ang nararamdaman nito. Batid niyang sobra niyang nasaktan ng dalaga. Kaya't abot-abot ang konsensyang nararamdaman niya. Kinabukasan, araw ng Linggo, muli siyang pumunta sa bahay ng nobya para sana yayain tong mamasyal. Ngunit ayon sa magulang itong babae, wala umano ito. Nasa bahay umano ng kaibigan at gumagawa ng project. Tita, si Lori po pala. May gusto lang po sana akong sabihin. Pwede ko po ba siyang makausap? Lakas loob niyang tanong. Nangunot naman ang noon ng ginang. Halatang hindi nito nagustuhan ang naging tanong ng binata, lalo tungkol sa anak-anakan. Wala na rito, lumayas na nang malamang hindi ko naman talaga siya totoong anak. Kung pwede lang sana, iho, huwag mo nang binabanggit ang pangalan ng babaeng yun, dahil nasisira ang gusto ang araw ko. Ibibigay ko na lang sa iyo yung address sa Monica na siyang kaibigan ni Diana at nang mapuntahan mo. Iritabling sambit nito na lubos na ikinagulat ng binata. Ibinigay na nga ng ginang ang nasabing address. Habang nagmamaneho ay lutang ang binata. Ngayon nag-aalala siya sa kaibigan, lalo't wala naman itong ibang mapupuntahan. Si Isa, tsaka na naroon siya, hula niya. Ngunit bago niya puntahan ang matalik na kaibigan,
ay kailangan muna nilang magkaayos ng nobya. Ayaw niya nang pahabain pa ang tampo nito sa kanya. Nang tuluyang marating ang adres na nakasulat sa papel na hawak, ay agad na siyang bumaba. Bit-bit ang isang pumpon ng pulang roses at chocolates. Pinindot niya ang doorbell at hinintay na pagbuksan siya. Mga ilang segundo lamang ay pinagbuksan na siya ng isang katulong na hindi pa man gaanong matanda. "Sino hong kailangan nila?" tanong agad nito sa kanya. "Si Diana po sana. Nandyan po ba siya?" magalang niyang tanong. "Nasa loob ho. Kaibigan ho ba kayo ni Sir Darius?" tanong nitong ikinakunot noon niya. Dahil lang sabi sa kanya ng ina ng nobya, ay babae ang kasama nito sa paggawa ng project. "Oho, kaibigan ho ako ni Darius." Pilit ang ngiting sagot niya. Ayaw niya mang pagdudahan ng nobya ngunit hindi niya mapigilan ang sariling hindi yun maramdaman. "Ay, o sige ho, pasok ho kayo sir." Nilakihan nito ang pagkakabukas ng gate para makapasok siya. "Sandali lamang ho, tatawagin." "No need manang. Ituro nyo na lang po sa akin kung saan ang kinapupwestuhan nila. As you can see so surprisahin ko ang nobya ko na classmate ng kaibigan kong si Darius." Pilit pa rin ang ngiting sambit niya. Naintindihan naman siya ng katulong, kaya agad siyang iginiya sa itaas hanggang sa huminto sila sa harapan ng isang silid. "Diyan ho sir, diyan ang kwarto ni Sir Darius. Sige ho't bababa muna ako. Tumawag na lang ho kayo kapag may kailangan kayo." Anitong agad niyang tinanguan. Hinintay lang muna ni Gab na mawala ng tuluyan ng kasambahay bago niya marahang pinihit ang doorknob ng kaharap na silid. Pasalamat siyang hindi nakalakang pinto, kaya malaya niya itong nabuksan na siya namang ikinagimbal ng babaeng kinukubabawan ng lalaki't hayok na pinagsasawaan ng walang takip na katawan. Nagtatangis ang bagang na itinapon ni Gab ang bulaklak sa dalawa at agad na sinugod ang lalaki. Buong lakas niya itong inundayan ng suntok nang mawala nito ng balanse sa ginawa niyang paghaklit dito. "Sira ulo ka? Nobya ko yung pinagsasawaan mo, lingtik ka?" Puno ng galit niyang inundayan ng inundayan ang mukha nito hanggang sa pumutok ang pisngi nito at ang labi nito. "Gab! Tama na yan! Baka mapatay mo si Darius!" Umiiyak na pigil sa kanya ni Diana. Meron na itong saplot ngunit hindi nagpatinag ang binata. "Gab! Please!" Pinagpapaluna siya nito sa likod para lang mapalayo siya sa wala ng malay na lalaki. "Wala kang kwenta, Diana!" tinantanan niya ng lalaki, binalinga ng manlulokong nobya. "Bakit? Bakit mo ito nagawa?" Puno ng pait niyang tanong habang kuyom ang durugong kamao. "Dahil hindi mo ako magawang pagbigyan, kaya kay Darius ko nalang pinagawa. Total gustong gusto niya naman yung gawin sa akin." Luhaang sigaw nito sa kanya. Mapakla siyang tumawa. "Ang katimong babae ka. Mas gusto mo ng panandali ang sarap kesa sa pangmatagalang relasyon? Dahil lang sa respetong binibigay ko sa'yo, kaya ka gumamit ng iba? Walang iya ka." Napasuntok na siya sa pader dahil sa sobrang galit. "Sana pala hindi na lang kita minahal. Nakakapangsisi na ikaw pang minahal ko. Magsama kayo ng lalaki mo." Yun lang at tinalikuran siya nito. Sinubukan siyang pigilan ng humahabol na dalaga ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sapat na sa kanyang nasaksihan para bitawan ito at layuan. Tuluyan ang nawala sa kanyang isipan ang planong pagpunta at paghingi ng sorry kay Lori dahil dumiretso na siya sa bar ng nakababatang kapatid ng ama. Menor de edad man ay malaya pa rin siyang nakapasok dahil pamangkin siya ng may-ari. "Huhulaan ko, babae ang dahilan ng pagpunta mo rito ano?" May ngisi sa labing sambit ng kanyang tiyuhin matapos siya nitong abutan ng margarita. Napapailing na tinungga niya na munang laman ng kanyang baso bago sinagot ang binata pa rin hanggang sa ngayon na tiyuhin. "You're right, uncle. Pakawalang babae ang dahilan." Anya tumungga ulit. "Masyado ka pang bata para magseryoso. Alam mo sa panahon ngayon bibihira ka na makatagpo ng seryosong babae. Maging sa lalaki. Kaya ang dapat lang na ginagawa habang bata pa, mag-enjoy. Tignan mo ko, masaya sa buhay. Walang commander at mas lalong walang diktador. Tikim-tikim lang muna hanggat hindi mo pa nahahanap yung babaeng magpapaslow mo ng paligid. Oras na matuon na ang atensyon mo sa kanya. Trust the process, Gab.
marahan siya nitong sinuntok sa braso. Hindi na lamang siya nagsalita at inubos na lamang ang inuming binigyan ng tiyuhin. Kinakapa niya sa sarili ang sakit ngunit hindi niya mahanap-hanap dahil puro galit lamang nararamdaman niya para kay Diana. Pakiramdam niya ay masyadong naapakan ng pride at ego niya. Minabuti na lamang ng Ginoon na ihatid ang langong pamangkin para naman madalaw at mayakap nito ang inang minamahal. Lumipas pa ang mga araw, tuluyang lumipad patungong Italia ang dalaga kasama ang nakatatandang kapatid ni Isa na si Lester. Labis ang lungkot ng kanyang puso dahil hindi niya man lang nakita si Gab. Umaasa siya na pupuntahan siya nito, ngunit hindi nangyari. Feeling nervous? Tanong sa kanya ng katabing si Lester. Lula na sila ngayon ng eroplano at isang oras na rin mula nang iwan nila ang Pilipinas. Hindi naman, nalulungkot lang dahil malalayo na ako sa best friend ko. Makahulugang tugon niya. Which friend are you referring to? Isa or Gab? That is the reason you agreed to come with me, right? Malamang tanong nitong ikinaiwas niya ng tingin. Marahas na napabuntong hininga si Lester. Alam niya ang tungkol sa pagtatangi nito sa kaibigang lalaki. At alam niya rin ang nangyari dito at sa kinikilalang pamilya. Umupa kasi siya ng taong makakapagbigay sa kanya ng mga kasagutan sa tanong niyang hindi naman tinutugunan ng dalaga. Inihilig niya na lamang ang ulo at hinayaan na lamang ang umiiwas na dalaga. Inaabot rin ng halos 13 hours ang kanilang naging biyahe. Hapon pa lamang sa Italia, kaya't nasisiguro ni Lori na gabi na sa Pilipinas. Buenvenuta in Italia, mia splendida Lori. May ngiti sa labing sambit ni Lester nang tuluyan nilang marating ang restaurant na minaman ni Obra ng binata. Ha? Hindi niya maintindihan ng sinabi nito, kaya't taka niya itong binalingan ng tingin. What I'm saying is welcome in Italy, my gorgeous Lori. Kinindatan niya ito at hinila papasok sa restaurant na pinangalan ng Delicioso Cibo Pinoy. Manghang-mangha si Lori sapagkat merong penthouse ang restaurant ni Lester. Lahat din ng empleyado ay mga pawang Pinoy, kaya hindi na siya duduguin kapag nakipag-usap sa mga ito. Meron naman siyang inaral na mga basic Italian words, ngunit pautal-utal pa rin siya at hindi siya sigurado kung magbibigkas niya ba yun ng tama. Merong tatlong kwarto ang penthouse. Ang disenyo nito ay katulad na katulad ng bahay nila Lester sa Pilipinas, kaya't parang nasa Pilipinas pa rin sila. Magpahinga ka na, gigisingin na lang kita kapag hapunan na. Bababa lamang ako para makausap ko ang magiging empleyado ko rito. Feel at home, gorgeous. Paalam nito't iniwan na siya sa penthouse. Inayos na muna ni Lori ang mga gamit. Nag-video ko lang din muna siya kay Isa upang sabihin dito na nakarating na sila. Nagbili na rin siya dito na kung sakali mang merong maghanap sa kanya, huwag na huwag sasabihin ang lokasyong kinalalagyan niya. Matapos yun ay tuluyan na siyang umidlip dahil hindi niya na kinakaya ang jet lag niya. Mabangong aroma ang siyang gumising kay Lori. Kalat na ang dilim nang dumungaw siya sa bintana. Kumalambig lang sikmura niya sa nakakapanglaway na aroma ng kanyang naaamoy na nagmumula sa labas. Sakto lang ang gising mo. Alika na't na makapaghapunan na tayo. Ani Lester na meron pang suot na apron. Guwapo naman to, maskulado, at matagumpay na sa buhay. Ngunit wala talagang maramdamang paghanga pa rito ang dalaga. Tingin niya lang talaga dito ay nakatatandang kapatid na lalaki. Ang bango naman yan. New menu or specialty mo ulit? Tanong niya nang maupo. New menu. May ngiti sa labing sagot nito sa kanya. I call it boneless crispy pata with java rice. Proud nitong sabi na ikinangiti niya. Here, taste it. Sure ko na kapag natikman mo itong bago kong recipe, makakalimutan mong lahat ng malungkot na nangyari sa buhay mo. Hindi exempted ang name, kaya good luck. Sambit pa nito nang ilagay na sa gitna ng babasaging lamesa ang hinandang pagkain na idadagdag niya sa menu. Napangiti na lamang si Lori sa sinabing niya ni Lester. Pwede bang magkamay? Tanong niya. But of course! Malaki ang ngiting sagot nito. Naghugas na muna siya ng kamay bago tuluyang tinikman ng boneless crispy pata. Napapikit na lamang si Lori nang sumabog sa bibig niya ang masarap na lasa at perpektong timpla ng pagkaing hinanda nito. Ngayon tuloy ay sigurado na siya sa kursong kukunin, yung gustong gusto niya talaga, at iyon nga ay ang kulinary. Ang sarap naman ito,
Walang halong biro. Grabe ang galing mo, chef. Puri niya rito na ikinalaki lalo ng ngiti nito. Thank you sa compliment. Sige na, kumain ka lang. Anito bago kumuha ng kanin. Bukod sa pata, ay meron pa siyang nilutong chop suey na paborito rin ni Lori. Siya nga pala, bukas itatransfer na kita sa University of Milan. Doon ako graduate kaya maigagarantiya ko sa iyo ang pagiging successful mo. Imporma nito. Salamat Lester ha. Sobrang laki ng naitulong ninyo sa akin. Pangako balang araw makakabawi rin ako. Anya't ginawaran ito ng isang matamis na ngiti. I got you. Yun lang at ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Kinabukasan nga'y sinamahan na ni Lester si Lori sa Milan kung saan niya napiling pag-aralin ng dalaga. Tinuruan niya rin ito ng ilan pang Italian words. Chinaga niya hanggang sa masanay ito. 8 a.m. to 4 p.m. ang pasok ni Lori kaya nagagawa niya pang tumulong sa restaurant ni Lester. Ilang buwan lang ay sumunod na rin sa kanila si Isa, kasama ang ina nitong sumundo rito. Mestiza ng friend ko ah, iba talagang gagawa ng klima dito sa Italy no. So ano nang ganap? May mutual understanding na ba kayo ni Kuya? Tanong ni Isa nang mapagsulo sila ni Lori sa silid nito. Magkaibigan lang kami ng kuya mo, ano ka ba? Isa ba meron na siyang nililigawan kaya imposible ang sinasabi mong MU-MU na yan? Giit niya. Ay, ganun ba? Sayang naman. Gustong gusto pa naman kita maging hipag. Ay, mukhang sumuko na sa'yo si kuya. Okay, change topic. Pag-usapan natin ang tungkol sa boy best friend mo na nag-broke sa heart mo. Breaking news girl, umalis na rin siya ng Pilipinas para mag-aral abroad. Wala na rin sila ng peke mong sisteret dahil nakipagtsuktsakan umano si girl on the act pa mismo nakita ng Fafa Gab mo. Kaya ayun, single na siya ngayon. And lastly, nakakasad pero nag-pass away na si Lola Asuncion. Kwento nitong ikinabigla niya. Napalapit siya sa Lola ni Gab kaya labis-labis ang lungkot na nararamdaman niya sa mga sandaling to. Hindi man lang siya nakapagpaalam. Rest in peace, Lola. Mahinang usal niya. Lumipas pa ang mga taon at tuluyang nagtapos ang magkaibigang Lori at Isa sa kursong kulinary. Ikinasal na rin si Lester. Bago ikasala inamin ni Lester na palihim niyang minahal si Lori. Nawala lamang ang pagtingin niya para dito nang makilala ang bagong hired na chef na si Aliyah na isang Italiana. Plano kong magtayo ng restaurant sa Pilipinas eh. Sapat na rin siguro yung naipon ko para sa pinaplano kong negosyo. Ikaw ba Isa, saan mo planong gamitin ang tinapos mo? Tanong ni Lori habang nasa loob ng Alfresco Cafe. Mas bet ko sa Pinas. Maging business partner tayo, friend. Sakto yun dahil mahilig ka magluto na kung ano-ano. Habang ako mahilig gumawa ng desserts. Papatok ang tandem natin, sugo ako sa plano mo. Wika nitong ikinatuwa ng husto ni Lori. Nagpapasalamat siyang merong kaibigan na katulad ni Isa na parating nakasuporta sa lahat ng pangarap at plano niya sa buhay. Sinabi nila ang lahat ng plano kay Lester pati na sa parents nito. Nakuha naman nilang suporta nito at nag-offer ng tulong sa pagpapatayo ng kainang patatakbuhin nila. Ngunit mariing tumanggi si Lori dahil nais niyang itayo ng walang tulong ng ibang pangarap nila ng kaibigan. Hintayin nyo na munang matapos ang binyag ni Baby Calixto bago kayo umuwi ng Pilipinas. Suwestiyon ng ina nila Lester at Isa na si Mrs. Madeline Cuanco. Ang tinutukoy rin nito ay ang apo sa panganay na anak. But of course, Mom. Palalampasin ba namin itong friend kong binyag ng pamangkin ko? Mabilis na sagot ni Isa. Great! So anong plano nyo sa buhay kapag naging successful ang negosyo nyo? Magiging matandang dalaga na lang ba? Pabirong tanong nito. Nasa terrace sila ng mansyon at pinagmamasda ng paglubog ng araw. Hindi pa po namin masasagot yan sa ngayon, tite. But one thing is for sure po, hindi po ako tatandang dalaga. Ayoko po kasing mamuhay ng mag-isa at mas lalong ayokong tumanda ng mag-isa. Papasok at susubok na lamang po ako kapag naging stable na pong lahat sa akin. Ayoko po kasing dumating ang araw na aasa lamang ako sa magiging partner ko. Ayokong maging housewife lang. Para saan pa po bang tinapos ko kung pipirmi lang naman ako sa bahay? Matapat niyang sagot sa ginang. Napangiti ito bago balingan ng anak. And how about you? What's your plan in the future? Katulad nung kay friend. Mabilis itong sagot na
ikinaikot ng mata ng Ginang. I need a serious answer, Isa. Hindi pwedeng gayahin mong rason ang kaibigan mo. Pangaral nito. Actually, I don't have plans. Gusto ko lang munang enjoyin ang buhay kasamang best friend ko. Wala pa namang nagpapatibok ng puso ko. So, pass na muna ako sa love life na yan. Focus na muna ako sa goal namin ni Lori. Anya sa ina. Good! At least alam kong hindi ako magiging disappointed sa'yo balang araw. Sambit nito at sinimsim ang tsaa. Sa tuluyang paglipas sa mga araw ay mas lalong naging independent ang mag-iibigan na mas piniling pumirma sa penthouse habang hinihintay ang binyag ng anak ni Lester at Aaliyah na si Calixto. Lunes at saktong alas 9 na nang matapos maligo magkaibigan. Ngayon na ang araw ng binyag sa anak ni Lester at bukas naman ay ang flight nila pauwi ng Pilipinas. Ano to? Tanong ni Lori nang makita ang malaki at puting kahon na nasa ibabaw ng kama niya. Ewan ko, nakita ko lang yan sa labas at nakapangalan sa'yo, kaya dinala ko na rito. Mukhang galing sa secret admirer mo. May letter na nakapaloob pero promise hindi ko talaga binasa. Ani ni Isa nang lumapit sa kanya habang binoblower ang blonding buhok. Admirer ko? Kunot noong tanong niya bago kunin ang sulat na sinasabi ng kaibigan. To the most beautiful woman I've ever met. I'm sorry because now I just realize my true feelings for you. I'm always watching you from afar. I hope you will wear this gift of mine to you. My heart will be happy when I see you wearing it. Te amo, Mia Cara. From your one that got away! Malakas na basa ni Isa. Ay, sorry. Na-carried away lang kaya naunahan na kitang basahin ang love letter ng sender mo. Ngiwing paumanhin ito. Ngunit naroroon naman ang kilig dahil sa wakas ay meron na ulit nakapansin sa natural na ganda ng kaibigan. Nagkibit-balikat na lamang si Lori. Bagaman tumambol ng malakas ang puso niya, ipinatong niya na muna ang hawak na papel sa ibabaw ng kama at tuluyang binuksan ang kahon. Tumambad sa kanya ang isang dress, sapatos at maliit na kahong naglalaman ng alahas. Oh my goodness! Pakakang admirer mo, girl! Hindi biro ang presyo ng regalo niyang to sa'yo, ah! Mangha nitong sabi bago suriin ang solid ruffle trim cold shoulder na light blue na dress, maging ang heeled ankle strap na sandals. Gosh! May pa-earrings pa! Bulalas pa nito nang buksan ng maliit na kahon na naglalaman ng cubic zirconia teardrops na gawa sa perlas. Kanino naman kaya to galing? Nauutal niyang tanong bagaman umaasa siyang sa lalaking magpahanggang ngayon. Laman pa rin ang puso niya. I don't know. Try mo na lang, girl. Dali! Excited itong sabi na sinunod niya na lamang. Gosh! Ang pretty mo, friend! Pumapalakpak na puri ni Isa sa kanya pagkalabas sa ipinagawa nilang mini dressing room. Inipit naman ni Lori ang maalong buhok sa tenga at humarap sa salaming kasing tangkad lamang nila ni Isa. Hinagod niya ng tingin ang refleksyon sa salamin. Napangiti siya at hinagod ang malasot lang bestida. Bumagay ng husto sa kanya ang sky blue na dress dahil sa maputi niyang balat at natural na mapulang labi. Sana mamit ko kung sino mang nagbigay nito. Naisatinig niya habang nakaharap pa rin sa salamin. For sure yan. Wala namang kasing admirer na nakukontento na lang sa isang sulok habang pinagmamasdan ng nagugustuhan nila. Pagsang-ayon naman ni Isa. Kailangan ko na rin isuot ang dress ko, put sa makeup kahit light lang dahil maglalagay rin ako. Anitong tinanguan na lamang ni Lori. Nang magsawa sa kakatingin sa sariling refleksyon, ay kinuha na niya sa drawer ang makeup kit na bigay pa sa kanya ni Isa. Nagpahid lamang siya ng konting foundation sa mukha. Nagmascara, nagkilay na rin. Pagkatapos ay nagpahid ng light pink na lipstick sa labi. Ang lipstick niya na lang rin ang ipinang blush on niya. Ayaw niya kasi ng makakapal at makulay na makeup. Mas preferred niya ang light makeup. Matapos ayusan ng sarili, ay bumalik siya sa harapan ng full-size mirror. Hawak ang kanyang cellphone. Ngumiti siya at sinimulang kuhanan ng sarili. Nang magsawa sa pagkuha ng sariling larawan, ay ipinost niya yon sa IG story niya. Ilang minuto niya pa lang yung pinost, ay humakot na agad siya ng 100 na papuri mula sa mga circle of friends nila ni Isa
sa Pilipinas at maging dito sa Italia. Ano yan? Usyoso ni Isa nang lumapit sa kanya. Suot na nito ang fitted na dress na merong hati sa binti. Kita ang magandang hulma nito. Ipinakita naman agad ni Lori ang larawang binahagi sa social media. Ay, madaya, hindi man lang ako hinintay. One more take para may pang-post din ako sa IG ko. Swestro nitong agad namang pinagbigyan ni Lori. Nakatatlong kuha rin sila bago isinilid ang kanilang mga cellphone sa kani-kanilang mga clutch bag na pareho ang disenyo. Retouch lang muna ako, friend, ah. Then gore na tayo pagkatapos ko rito. Ani ni Isa. Sige lang, hihintayin na lang kita sa sala. Sambit naman ni Lori na sinang-ayunan na lamang ni Isa. Pagkaupo sa sofa, ay muli niyang kinuha ang cellphone. Wala naman sana siyang plano na mag-open ng Facebook. Pero ewan niya ba dahil parang may sariling isip ang kanyang kamay nang hanapin sa search button ang pangalan ng lalaking magpahanggang ngayon ay laman pa rin ang kanyang puso. Mariing pinikit ni Lori ang mga mata nang unti-unting lumabas ang pangalan ng kanyang nais na makita. Breathe in, breathe out. Yun ang ginawa niya bago imulat ang mata. Dahan-dahan din ang ginawa niyang pagsilip sa cellphone. Animoy nakikipagkarerahan ang puso niya nang muling masilayan ang maladyos na griyegong mukha na ngayon ay isa na palang CEO ng sariling kumpanya ng mga magulang ng binata. Ang laki na ng pinagbago niya. Mahinang sambit niya habang matamang nakatitig sa larawan. Nakapang business attire ito at ang gwapo nito sa kanyang paningin. Nag-post ka ulit, friend? Tanong ni Isa pagkalabas ng kwarto nito. Kaya't alertong isinilid ni Lori ang cellphone sa maliit niyang bag. Ha? Ah, hindi na. Nag-scroll lang at sumasagap ng chismis. Rason niya. Ipinagpapasalamat niyang hindi siya nautal. Dahil kung nangyari yun, baka kinulit siya nito at pilit na pinaamin. Okay, so paano? Let's go na. Sambit nito. Tumayo naman agad si Lori. Oo, tara na. Tipid niyang sagot. Dumiretso na agad sila sa Basilica San Silvestro, kung saan gaganapin ang binyag. Sakto lamang yung dating nila sa simbahan, dahil kakasimula pa lamang ng pari. Gutom na ako. Mahinang reklamo ni Lori. Sa sobrang pagmamadali at excitement nilang makarating ng hindi huli, ay nakalimutan na nilang kumain ng agahan. Hetong at alas 11 na, ngunit panay pa rin ang kuha ng larawan ng mga ninong at ninang, pati na ang buong angka nila Isa at Lester. Maging sa side ng babae ay nagsipagkuhanan rin ng larawan kasama ang kabibinyag lamang na bata. Mauna na tayo? Swestyon naman ni Isa dahil maging ito'y kumakalam na rin ng sikmura. Magpaalam na lang muna tayo. Anyang sinunod naman agad ni Isa. Nagpaalam na nga sila at agad na nagtungo sa restaurant kung saan ang venue. Solve! Anas ni Isa matapos nilang kumain. Ako rin! Excuse lang muna kasi tinatawag na ako ng kalikasan. Paalam niya rito. O sige lang, sunodin ako sa'yo dahil wala naman akong gagawin pa rito. Anito. Tumango na lamang si Lori at tuluyan ang pumanhik sa kanilang penthouse. Sa totoo lang ay hindi naman talaga siya magbabanyo. Gusto niya lang talagang makapagpahinga na dahil kanina pang sumasakit ang paa niya sa sandal sa suot. Hindi kasi siya sanay. Nang marating ang siliday, binuksan niyang muli ang sariling account. Muli, ay tinignan niya ang larawan ng lalaking nagpapabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Kamusta ka na kaya? Sana okay ka lang. Sana kagaya ka pa rin ng dati. Namimiss na kita, Gab. Mahinang sambit niya habang hinahaplos ang moreno nitong mukha sa larawan. Ay, ilang taon na rin pero bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Bakit hindi kita magawang alisin sa puso ko? Hindi ka sasagutin niyan, friend. Tinig yun ni Isa na hindi niya man lang namalayang nasa likod niya na pala. Mabilis niyang tinago ang cellphone at nahihiyang humarap sa kaibigang hawak ang magkabila nitong sapatos. Kaya naman pala hindi niya ito narinig na pumasok dahil nakayapak ito. Ikaw ha? Si Fafa Gab pa rin pala talagang dahilan kung bakit hindi mo binibigyan pansin ng mga suitors mo. Panunukso nitong ikinainit ng magkabila niyang pisngi. Masama ba? Nahihiyang tanong niya. Siyempre naman hindi. First love mo siya kaya naiintindihan kita. Ako nga, yung high school crush ko. Siya pa rin ang laman ng puso ko.
Kaya't magpahanggang ngayon, hindi pa rin ako pumapasok sa isang relasyon. Tsaka na lang siguro kapag naging successful na tayo. Gusto ko rin kasing nobyo, Pinoy. Ayoko ng Italian man. Sambit ni Isa tsaka ito tumabi sa kanya. Excited na akong umuwi. Bukas ang madaling araw ng flight natin. Kaya kailangan maaga tayong matulog. Nagpaalam naman ako kay Kuya so hindi na natin kailangan bumalik pa sa baba. May pagkain na akong dalaw. Yun na lang yung kainin natin mamaya para hindi na tayo maghanda pa. Sa ngayon ay ayusin na natin ang iba pa nating dadalhin para bukas. Gogora na lang tayo. Swestyon itong agad namang sinang-ayunan ni Lori. Sa kabilang banda naman, abala sa mga pinipirmahang papeles ang seryosong binata. Excuse me sir, nasa labas po ang anak ng head of director. Papapasukin ko po ba? Magalang na tanong ng sekretarya ni Gab nang lumapit ito sa kanya. Napataas naman ang tingin ng binata at saka tinanggal ang salamin. Does she need something? If not, don't let her in. Seryosong sambit niyang tinanguan naman ng kanyang sekretarya at muling lumabas. Ibinalik naman niya ang atensyon sa tinatapos na trabaho. Ngunit muling naudlot nang marinig ang tunog ng takong napapalapit sa kanya. I need you, Gab. Can't that be a reason to see me and be with you? May himig ng pagtatampo sa dalagang patuloy pa rin sa paghahabol sa lalaking unang kita pa lang ay nagustuhan na niya at minahal. Marahas na napabugan ang hangin ng binata, kasabay ng pagsandal niya sa office chair at pinagsalikop ang palad. There's no reason for you to need me, Sally. Another thing is that I have clearly told you that I will never give in to your desire to give you attention because I would not want someone like you to be my girlfriend. I hope I have clearly conveyed to you how I feel about discussing with you. If you have nothing more to say, the door is open. Malamig niyang sambit. Malamig na tingin rin ang ibinibigay niya sa dalaga. I hate you! Sasabihin ko kay Dad ang lahat ng to. I'll make you pay sa pagpapahiya mo sa akin. Nanunubig ang mga matang asik nito sa kanya. Hihintayin ko ang bayad na sinasabi mo. Baliwalang sagot niya rito. At saka sinenyasan ng sekretarya na palabasin na ang dalaga. Nahilot niya ang sentido nang mawala sa paningin niya ang makulit na dalaga. Kinuha niya na lamang ang cellphone at tinignan mula sa gallery ang larawan ng babaeng pinadalhan niya ng regalo. Gamit nga ang private plane ng kanyang pamilya, ay nagtungo siya sa Italy upang doon ay pagmasdan mula sa malayo ang dalagang noon pa pala laman ng kanyang puso. Buong akala niya, kapatid lamang ang tingin niya rito. Ngunit nagkamali siya dahil higit pa pala doon ang nararamdaman niya. Napagtanto niya lamang ang tunay na nararamdaman nang minsang humingi sa kanya ng second chance ang unang naging nobya. Nasasabik na akong muling makita ka, Lori. Naisatinig niya. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Hinaplos niya ang larawan at marahan yung hinaggan. Kung hindi lang talaga siya kailangan sa kanilang kumpanya, ay wala pa sana siyang planong umuwi. 13 hours and 36 minutes ang inabot ng biyahe ng magkaibigan. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa Pinas. May halong polusyon. Pabirong saad ni Isa na makababa sila ng eroplano. Napangiti na lang sa kanya si Lori. Inilibot na lang tingin upang hanapin ang kanilang sundo. Ayun na si Mang Emmy! Turo ni Lori sa driver ng pamilya ni Isa. Kumaway sila kay Mang Emmy upang makuhang atensyon itong kanina pa nagpapalingalinga. Halatang hinahanap sila. Maligayang pagbabalik mga madam. Masiglang bati nito sa kanila nang makalapit rito. Salamat po Mang Emmy. Chorus pang sambit ng dalawa. Napagdesisyonan kasi nila Lori na sa bahay na muna ng kaibigan magstay habang wala pa siyang nahahanap na tirahan at habang hindi pa nila naipatatayo ang pangarap na restaurant. Lumipas ang halos isang buwan at unti-unti nang naipatatayo ang al fresco dining ng mag-ibigan malapit sa Manila Bay. Medyo natagalan lamang sila sa paghanap ng magandang lokasyon na merong malawak na lupa. Pangarap ko lang to dati, friend. Pero ngayon, nasa atin na. Sobrang saya ko. Emosyonal na sambit ni Lori matapos ang opening ng kanilang restaurant. Inabot din ng 3 buwan bago nila buksan sa masa ang negosyong pareho nilang pangarap. Sobrang lakas natin kay Lord. Nasambit na lamang ni Isa dahil maging ito'y emosyonal na rin.
Mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan bago simulan ang trabaho. Sa ngayon ay ipinatitikim nila ng libre ang mga putahing inilalagay sa menu. Maluha-luha sila dahil sa magandang feedback ng kanilang mga customers. What's your specialty, Chef Lori Benobra? Barito nung tinig na nagpabilis ang tibok ng puso ni Lori. Gab? Hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan nito nang pumihit siya rito paharap. Mangilan-ngilan na lamang ang taong sa loob ng kanilang restaurant dahil 10:00 na ng gabi at maya-maya lamang ay magsasara na sila dahil hanggang 10:30 lamang ang kota nila. Hindi niya lubos maisip na makikita niya itong muli ng personal. Kung matangkad ito noon, ay mas tumangkad pa ito ngayon. Sobrang tikas nito na bumagay sa moreno nitong kulay. Nangangamoy pag-ibig? Exit na muna ako ha? May ngiti sa labing sambit ni Isa at agad na umiska po. It's been a long time. Nice to see you again. My one got away. May ngiti sa labing sabi nitong ikinamaang ni Lori dahil sa naalalang sulat mula sa regalong natanggap. Ikaw ba yung nagpadala ng regalo sa akin? Nauutal niya pang tanong. Animoy nakikipagkarerahan na naman ang puso niya dahil sa sobrang bilis ng pagpintig nito. Is it important? Nakangiti pa rin to na mas lalong nagpapatunaw sa kanya. Oo. Nagbaba siya ng tingin dahil sa pag-iinit ng mukha. I'm happy that I still have the same effect on you as before, Lori. Wika nito at inilanghak ba ang distansya nila't ikinulong siya ng mahigpit sa bisig nito. I'm so sorry for all the pain I caused you. Pangako, hinding-hindi na kita sasaktan at paiiyakin. Basta bumalik lamang tayo sa dati. I missed you so badly, Lori. Pausang boses nitong pagsusumamo sa kanya. Namuo naman ang luha sa mga mata ng dalaga dahil higit pa sa kaibigan ang gusto niya. Masakit mang isipin na kaibigan pa rin ang tingin nito sa kanya'y bukal niya pa rin tatanggapin ang nais nitong mangyari. Marahan siyang kumalas at agad na pinawi ang namuong luha. Sinikap niyang umiti ng hindi pilit. Iyon lang ba? Naku, walang problema. Sagot niya at dumistansya ng ilang dipa dahil baka ulitin niya na naman ang ginawa noong dalagita pa siya. Baka makiusap na naman siya dito na mahalin siyang pabalik. Kakain ka ba? Tanong niya upang maiba na ang usapan. Ayaw niya nang balikan pa ang nakaraan dahil kahiyahiya ang ginawa niya noon. Pwede pa ba? Makahulog ang tanong nito. Oo naman, nasa menu. Sandali ah. Sandali lang at kukuha ko nang makapili ka. Nagmamadali niyang sambit ngunit hindi siya nito hinayaang makaalis. Bakit? Please, dito ka lang. Hindi ako nagugutom. Gusto ko lang na makita at makasama ka. Nangungulila ako sa'yo. Humina bigla ang tono nito. Bakit? Tanging lumabas sa bibig niya. Dahil gusto ko makasama ka. Matagal ng panahon din ang nasayang, Lori. Gustong gusto kong lapitan ka pero naduduwag ako. Naduduwag ako dahil sa laki ng pilat na idinulot ko sa puso mo. I wanted to say sorry noon pa. Pero masyado nang huli dahil nakaalis ka na ng Pilipinas. Nagsisisi ako na naging bulag ako sa tunay kong nararamdaman sa'yo. I'm so sorry. I'm not begging for your forgiveness, but I'm begging for your attention. Gusto kong maramdaman muli ang special na attention na ibinibigay mo sa akin noon. I wanted to be selfish pagdating sa'yo. Marami akong hinarangan para lang hindi nila makuha ang attention mo na dapat ay sa akin lang. Matapat nitong pag-amin sa totoong nararamdaman. Pero sabi mo, hindi mo ako makakayang mahalin dahil kapatid lang ang turing mo sa akin. Kung pinaglalaruan mo lang ako, God, please itigil mo na. Dahil hindi biro yung sakit na dinanas ko noon. Pakiusap lang, huwag mo na akong ilugmok at paasahin pa ako dahil baka hindi ko nakayanin. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Labis na pagsisisi naman ang nararamdaman ngayon ng binata. Hindi niya sukat akalaing ganito ang naging epekto na ginawa niya noon. I'm sorry. Let's give ourselves a second chance. Baka ngayon pwede na. Baka this time maging masaya na tayo. I do love you. And I know that you love me too. I feel it, Lori.
Ginagap nitong palad niya at pinawi ang luha niyang tumulo. Nagkamali ako ng akala ko noon sa pag-ibig. I'm sorry, Lori. I'm sorry kung kailangan pa nating magkalayo para lang ma-realize kong nakatago kong damdamin para sa'yo. Let's start a new memory. Yung puro masasaya. Pwede pa ba? Masisiguro mo bang hindi mo na ako sasaktan? Pausang boses niyang paniniguro dito. I do promise. Malaki ang ngiti nito sa labi ng muli siyang kinabigat, ikinulong sa mainit nitong katawan. Simula sa araw na to, mararanasan mo ang itrato ng prinsesa. Sisimulan ko ang panliligaw ngayon. Kumalas ito at agad na lumuhod, tsaka dinukot sa bulsa ang promise ring na binili. Natuod naman si Lori. Iniisip niya magpo-propose sa kagad sa kanyang binata. Huy, masyado pang maaga para mag-propose. Anya ritong ikinatawa nito. Promise ring ang ibibigay kong to sa'yo, Lori. I wanted to promise my love and affection para lang sa'yo. Would you accept it? Malambing nitong tanong. Tumikim na lang si Lori dahil sa pagkapahiya. Nag-expect siya masyado. Promise ring pa lamang naman pala. Yes, pero this time, ikaw naman ang naghahabol. Pahihirapan kita. Biro niya rito, tsaka inilahad ang kamay. Napangiti naman si Gab. Tsaka nito isinuot sa daliri ni Lori ang singsing. Bago tumayo ay pinataka niya ng halik ang likod ng palad nito. Thank you. Mula sa pusong Anya, bago hagka ng noon nito't mahigpit na niyakap. Ay, kayo na ba? Singit ni Isa na kapapasok lamang sa kitchen kung saan nagkakaamina ng dalaga. At nakasitong sumagap ng chismis. Nanliligaw pala ang Isa. Si Gab na malawak ang ngiti sa labi. Tumangutan mo naman si Isa bago nag-thumbs up sa kanila. Mauna na ako. Ikaw na lang bahalang maghatid sa friend ko, ha? Huwag muna magtsuktsakan hanggat hindi pa kasal, okay? Anitong ikinapula ng magkabilang pisngi ni Lori. Sorry. O sige na, lovebirds. Adios. Kumaway ito tuluyan ng umalis. Gabi na masyado. Bukas na lang siguro kita aayain mag-date. Sa ngayon, iyahatid na muna kita. Ani ni Gab. Kay sarap sa pakiramdam ni Lori. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Hindi niya akalaing maaari pala itong mangyari sa kanila ng lalaking pinag-alaya niya ng kanyang puso. Sumang-ayon na lamang siya sa nais ito dahil bukod sa pagod siya sa maghapon ay kailangan niyang matulog agad dahil maaga silang gigising bukas ni Isa, lalo't bukas na ang simula ng kanilang karera sa negosyong napili. Good night, sweet dreams. Kinindatan siya nito nang tuluyang marating ang bahay nila Isa. Salamat. Matamis ang ngiti niyang ani rito. Pwede bang humingi ng goodnight kiss? Kahit sa pisngi lang. Nahihiyang hirit ni Gab. Sige. Walang pag-aalin lang ang sagot ni Lori. Lumapit siya rito at tumingkayad para lang maabot ang pisngi nito. Goodnight, Anya. Napangiti siya dahil sa pamumula ng tenga ng binata. Kumaway na lamang siya dahil naumid na yata to habang nakahawak sa pisnging dinampian niya. Kinaumagahan ay maagang naghanda si Gab para sa planong pagsundo kay Lori. Siniguro niyang gwapo at mabango siya para mas lalong ma-inlove sa kanyang dalaga. Sinuklay niya pa ng daliri ang buhok bago lumabas ng kanilang mansyon. Bitbit ang daisy na pinitas niya pa sa hardin ng ina. Sasampa na sana siya sa kanyang sasakyan nang tumigil sa harapan niya ang isang pulang sasakyan. Nangunot siya at ipinatong muna sa upuan ng sasakyan ang hawak na bulaklak. What are you doing here? Malamig niyang tanong kay Sally nang makababa ito ng kotse. Pula halos lahat ang nasa katawan nito. Mapadamit, lipstick at ang mga kuko nito. Kahit ang bagay kulay pula. I'm just visiting my fiancé. May ngisi sa labing sambit nito. Ibang ka na. Umalis ka nilang pwede. Pilit niyang pinakakalma ang sarili dahil hindi niya hahayaang masira ni Sally ang ganda ng kanyang mood. Not unless panagutan mo ko. Ano kayang mararamdaman ng babae mo kapag nakita niya na mga larawang pinadala ko sa kanya?
Tsako na bukod sa mawawalang nararamdaman niya sa'yo, kamumuhian ka pa niya. Diba ang saya nun? Humalakhak pa ito kaya't naikuyom ni Gab ang kamao. Anong ginawa mo? Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Inedit ko lang naman yung larawan mo at yung sakin. Pinilabas ko na we're making love. At syempre para makatotohanan, nagpadala na rin ako ng fake ultrasound. Buisit ka, Sally! Gigil niyang asik rito bago pumasok sa kotse. Kahit nagaano pa kalaki ng galit niya rito, hindi niya pa rin makakayang manakit na babae. May iba siyang paraan para saktan to, ngunit uunahin niya na muna ang babaeng pinakamamahal. Pagdating niya sa bahay nila Isa, ay agad siyang nag-doorbell. Pinagbuksan naman siya ngunit bigo siyang madatnan doon ang dalaga. Kaya't mabilis siyang bumalik sa loob ng sasakyan at pinasibat yon patungong resto. Nang marating ang pakay ay isang malutong na sampal ang natanggap niya mula sa kaibigan ni Lori. Lintik ka? Hinayaan na kita noon sa ginawa mong pananakit sa best friend ko. Tapos ngayon umulit ka na naman. At talagang plano mo pang gawing keridang kaibigan ko? Leche kang kapal na mukha mo. Nang gagalaiting sumbat nito sa kanya. It's not what you think, Isa. May babaeng obses sa akin at siyang may gawa ng lahat ng to. Please naman maniwala kang hindi ko magagawa to kay Lori. Nasaan ba siya? I wanted to see her. I wanted to explain everything. Hindi ko siya magagawang saktan this time. Dahil mahal na mahal ko siya. Nagsusumamang paliwanag niya rito. Mukhang naniwala naman sa kanya ang dalaga. Kaya't itinuro nito ang kusina. Pasalamat na lamang silang wala pang customer. Lori, tawag pansin niya rito nang makapasok sa kusina. Anong ginagawa mo rito? Malamig na boses na tanong nito sa kanya. Mabilis siya ritong lumapit at mahigpit itong niyakap. Lahat ng nakita at nalaman mo hindi totoo. Obsessed sa akin si Sally, kaya niya nagawang siraan ako sa'yo. Believe me, Lori, hindi ko magagawa yung mga yun sa'yo. Mula nang magtapos ang sa amin ni Diana, wala na akong pinapasok pa sa buhay ko. That's the day when I realized na mahal na kita. Kaya nang magtapos ako at mailipat sa akin ang pagiging CEO, lumipad ako patungong Italy at pinagmamastan at binabandayan ka mula sa malayo. Mahal kita, Lori. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang gumawa ng ikakasira ako sa'yo. For the very first time ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw lang ang babaeng gusto kong maging nobya, maging asawa, at maging ina ng magiging mga anak natin. Pakiusap, paniwalaan mo ko. Patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Animoy, nilipad ng hangin ang hinanakit na kanina'y nararamdaman niya nang marinig ang lahat mula sa bibig mismo ni Gab. Sadyang makapangyarihan ng pag-ibig dahil nagagawa nitong tunawin ang pait at ang sakit. Gumanti ng yakap si Lori at marahang hinago ng likod nitong napapayugyog dahil sa pag-iyak nito. Napangiti siya kasabay ng pagsandal niya sa matipuno nitong dibdib. Mahal na mahal din kita, Gab, mula noon at magpahanggang ngayon. Hindi ka mawawala sa puso't isipan ko. I love you with all my heart. Wala nang saysay para hindi niya rito sabihin ang totoong nadarama. Kumalas ito't nangungusap ang mga matang tinitigan siya. Kitang-kita niyang saya rito. Let's get married. Marami ng taon nang nasayang. Oras na para pagbigyan natin ang ating mga sarili. Lalo na ang ating mga puso. I want and love you with all my heart too. At wala rin namang dahilan para tumanggi ako. Yes, Gab. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong makasama ka hanggang pagtanda. At mas lalong gusto kong dalhin ang bunga ng ating pagmamahalan. Yun lang at inabot nila ang distansya ng kanilang mga labi. Bulta-bultahing kuryente ang sa kanila'y nagpapahina habang masuyot buong puso nilalasap ang labi ng isa't isa. Ora mismo ay pinroseso nila ang kanilang kasal. Ayaw na nilang magsayang pa ng araw. Sinabi ni Gab sa mga magulang ang masayang balita. At ganoon din si Lori sa tiyahin. Tuwang-tuwa ito para sa kanila. Ngunit bago pa mangyari ang kasalay, inaya na muna ni Lori ang pinakamamahal na dumalaw sa puntod ng kanyang ama. Doon ay humingi sila ng basbas. Isang oras din sila doon. Nagpaalam lamang sila dahil sa pagsusungit ng panahon. Isang buwang paghahanda at tuluyang ginanap ang engrandeng kasalan. Maid of honor si Isa.
habang ang best man naman ay ang pinsan ni Gab na siya na ngayong manliligaw ni Isa. Itinalaga na rin chairman ng sariling kumpanya ng pamilya niya si Gab dahil sa kahilingan ng ama't ina na mamalagi na lamang sa mansyon upang bantayan ng bagaman unang apo ay tatlo agad dahil sa pagiging asintado ni Gab. Si Lori naman ay naging hands-on mommy plus asawa at syempre ang pagiging chef. Napagsabay-sabay niya ang lahat ng responsibilidad dahil sa supportive at mapagmahal niyang asawa. Naipundar niya na rin ang bahay at lupang tiyahin, bukal din sa kanyang loob na pinatawad ng kinilalang ina. Tumulong din siya dito at sa asawa nito. Humingi ang mga ito ng tawad sa kanya na malugod naman niyang tinanggap. Mayroon ng sariling pamilya si Diana. Naging simple ang buhay nito sa probinsya. Ayaw man ni Diana na tanggapin ang tulong niya, pinilit niya pa rin dahil batid niyang kailangan nito yon. Mukhang pagod na pagod ang maganda kong asawa. Malambing na bungad ni Gab sa asawa. Hindi naman masyado. Nanggaling kasi ako kay Ate Diana eh. Nangamusta lang ako doon at syempre, nakapagpatawaran na rin kami. Kwento niya rito. Hindi naman sumagot si Gab. Bagkus ay kinabig na lamang nito ang bewang ng asawa. Alam na ni Lori ang ibig sabihin nito, kaya't buong puso niya itong pinagbigyan. Mahal na mahal kita. Sabay nilang pangako habang yakap ang isa't isa sa ilalim ng kumot. May ngiti sa kanilang mga labi at pawang malakas ang pintig ng kanilang mga puso. Wala na silang mahihiling pa sa Diyos dahil ibinigay nito ang nararapat na gantimpala para sa kanila. Ang mahihiling na lamang nila ay ang magandang kalusugan ng buo nilang pamilya, maging ng mga malalapit sa kanila. Wakas!